Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 76, Salungat ang Cutsoul Sword, Sword Chi. Sa isang malakas na sigaw, isang zang na itim na espada na chi, tulad ng isang itim na gasoklay na buwan, na may bagzo ng hangin, ay napakabilis na lumipat patungo sa isang malaking advanced rank demon beast. Kuchi. Nang tumawid si Sword Chi, isang daloy ng dugo ang tumasik, kapag ang dugong iyon ay bumagsak sa lupa, ang advanced rank demon beast na iyon ay malakas ding bumagsak sa lupa. Ko, isa pa, dinala ni Xingzhu ang demon beast na iyon sa kanyang storage bracelet at nakangiting sinabi. Hulihin. Sa oras na ito, si Wang Yanran na hindi kalayuan sa Xingzhu ay kumuha ng isang puting tableta ng gamot at itinapon ito kay Xingzhu. Ngunit hindi inaasahang hindi ginamit ni Xingzhu ang kanyang kamay para kunin ito, ngunit diretsyong ibinuka ang kanyang bibig at ngumunguya. Nakita ni Xingzhu ang mahalagang anyo, hindi napigilan ni Wang Yanran na matawa, kahit ilang araw lang na nakakasama si Xingzhu, nakaramdam ng sobrang saya si Wang Yanran. Anim na araw na ang lumipas mula nang magsimula ang hunting competition, sa anim na araw na ito, nagtutulungan sina Xingzhu at Wang Yanran, isang kabuoang 30 advanced rank demon beast, at 10 intermediate rank demon beast, ang ganitong uri ng ani ay sagana. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nalaman din ni Xingzhu na ang demon beast sa bulubunduking ito ay unti-unting pababa. Sa loob ng dalawang araw halos wala silang mahanap na anumang advanced rank demon beast, sa desperasyon pareho silang nagsimulang manghuli at pumatay sa intermediate rank demon beast. Pero hanggang ngayon, kahit ang intermediate rank demon beast ay mahirap hanapin, masasabing ang advanced rank demon beast na kakapatay lang nila ang una nilang nahanap sa loob ng dalawang araw. Junior Brother Xingzhu, sa tingin ko oras na para bumalik tayo. Dumating si Wang Yanran sa gilid ni Xingzhu at nakangiting sinabi. Sa pagkakataong ito para hanapin ang demon beast, patuloy nilang ginalugad ang mas malalim na lugar sa bundok. Kaya naman, naging sanhi ito ng paglayo ng kanilang distansya sa lungsod, hindi lamang si Xingzhu na dalawang tao, ngunit ang iba pang mga disipulo ay ganoon din. Kaya kadalasan ito ang oras para bumalik ang lahat ng tao. Lahat tama, sumang-ayon si Xingzhu at sinabi. Pagkatapos ay pareho silang lumipat patungo sa lungsod. Diman, kung mayroon kang lakas ng loob patayin mo ako. Hindi kalayuan pagkatapos nilang dalawa, biglang huminto si Xingzhu. Biglang narinig ni Xingzhu ang boses ni Zhao Yu, at tila may problema siya, ngunit dahil sa sobrang layo ng distansya nila, huminto si Xingzhu, at itinoon ang kanyang soul power sa posisyon na iyon, upang matiyak. Patayin mo, natatakot ako na dumidumihan lang ang kamay ko, kung hindi, mas madali kang pumatay kaysa kurutin ng langgam. Humph! Kung gayon hindi mo makukuha sa akin ang demon beast na iyon. Kuya Zhu, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya, diretso lang nadalhin mo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ay konsentre ni Xingzhu ang kanyang soul power, naririnig niya si Zhao Yu at ang iba pang pag-uusap, at talagang sa sandaling ito, si Zhao Yu ay nasa problema. Junior Brother Xingzhu, anong nangyari? Nakita si Xingzhu na biglang huminto, mabilis na nagtanong si Wang Yanran. Senior Sister Wang, mukhang hindi na tayo makakabalik, may problema ang alagad ko sa Imperial Wind Pavilion. Kailangan kong pumunta at tumulong. Sinabi ni Xingzhu ang totoo kay Wang Yanran. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Sabi ni Wang Yanran. Senior Sister Wang, mas mabuting huwag kang makisali sa bagay na ito, ang kabilang panig ay mga tao ng Nandong Aristocratic Family. Nang makita ni Xingzhu na gustong pumunta ni Wang Yanran, agad niya itong hinimok na huwag pumunta. Junior Brother Xingzhu, nagkakamali ka, paano kung sila ay mga taong Nandong Aristocratic Family? Matapos marinig ang mga salita ni Xingzhu, medyo galit na sinabi ni Wang Yanran. Ayaw isama ni Xingzhu si Wang Yanran. Matapos ang lahat ng kabilang panig ay mga tao ng pamilyang aristokratikong Nandong, tungkol sa tatlong malalaking imperyo na pinakamalakas na puwersa, ayaw ni Xingzhu na magkaroon ng anumang salungatan si Wang Yanran sa kanila, sa ilalim ng pagpupersench ni Wang Yanran, napilitan si Xingzhu na sumangayon, kaagad silang dalawa na hindi kapanipaniwala. Mabilis na lumipat patungo sa direksyon ni Zhao Yu. Bagamat hindi malalim ang relasyon ni na Xingzhu at Zhao Yu, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay disipulo ng Imperial Wind Pavilion. Sa makatawid, hinding-hindi papayag si Xingzhu na ibuli ng iba si Zhao Yu, lalo na ang mga tao sa Nandong Aristocratic Family. Ngunit ang distansya sa pagitan ng Xingzhu at Zhao Yu ay 12-12 ng milya, at sa sandaling ito ay nagkaroon siya ng matinding pakikipaglaban sa disipulo ng Nandong Aristocratic Family. Sa pagsasalita tungkol sa tunay na lakas, ang lakas ni Zhao Yu ay talagang higit kay Hubin, ngunit hindi siya kalaban ng disipulo ng Nandong Aristocratic Family, sa ilang round ay nasugatan na siya ng husto. Huhuhu. Sa sandaling ito, namumutla ang mukha ni Zhao Yu, mahina siyang nakahiga sa lupa, at nakatayo sa gilid niya ang dalawang kaakit-akit na babae, ang dalawang taong ito ay mga disipulo ng Nandong Aristocratic Family, ang kanilang lakas ay Intermediate Rank Martial Sovereign. At sa likod nila ay nakatayo ang isang lalaking disipulo, ang kanyang lakas ay antas ng Advanced Rank Martial Sovereign, ngunit sa sandaling ito ang lalaking disipulong iyon ay tumingin kay Zhao Yu nang may panunuya. Ibabalik mo ba o hindi? Mabangis na sabi ng isa sa mga babae kay Zhao Yu. Kung maglakas loob ka, patayin mo ako. Matigas na sabi ni Zhao Yu. Isang oras ang nakalipas, natagpuan ni Zhao Yu at ng isa sa mga babaeng disipulo ng Nandong Aristocratic Family ang isang Intermediate Rank Demon Beast. Gayunpaman, pagkatapos na mapatay ang Demon Beast na iyon, si Zhao Yu ang unang kumuha ng Demon Beast na iyon sa kanyang storage bracelet. Natural, hindi ito pinatay ng babaeng disipulo ng Nandong Aristocratic Family, kahit na sinimulan niyang salakayin si Zhao Yu, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi siya ang kalaban ni Zhao
gawin. Kaya't nagpadala siya ng talisman sa komunikasyon, at pagkatapos ay naabutan ng dalawang disipulo ng Nanggang aristocratic family, kaya ito nangyayari. Humph! Court death. Nang makitang tumanggi si Zhao Yu na ibigay ito, sinipan ng babaeng disipulong iyon si Zhao Yu. Tunit si Zhao Yu, na walang natitira pang lakas para lumaban, ay nagwisik ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay mahinang humiga sa lupa, ay hindi makagalaw. Ibigay mo o hindi? Tanong ulit ang babaeng yun. Sa totoo lang, sa oras na ito, maaari niyang direktang kunin ang Zhao Yu storage bracelet, ngunit gusto niyang aminin ni Zhao Yu ang pagkatalo. Ikaw. Ay. Nanaginip. Sabi ni Zhao Yu sa mahinang boses. Nang makita ito, ang puso ng babaeng disipulong iyon ay lalong naging malupit, ang kanyang kanang kamao ay humawak, ang pag-ilog ng malupit na martial chi ay lamapat sa kanyang kamao, pagkatapos ay mahigpit na laban kay Zhao Yu. Bang! Sa isang malakas na tunog, nagulat ang dalawang babaeng iyon at lumipad ng pabaligtad. Nang makita iyon, mabilis na nahuli ng lalaking disipulo ang dalawang babae, pagkatapos ay muling tumingin kay Zhao Yu. Sa sandaling ito ang lugar kung saan si Zhao Yu ay puno ng alikabok, sa loob ng alikabok ay nakatayo ang isang malabong nakikitang figure, pagkatapos ng unti-unting pagkalat ng alikabok, lumitaw ang isang kabataan. Natural, ito si Xingju. Napakahusay na Nanggang aristocratic family, nakakagulat na nagsimulang gumawa ng negosyo ng pagnanakaw. Si Xingju ay nakatayo sa harap ni Zhao Yu, sumulyap sa tatlong disipulong iyon at sinabing may paghamak. Sa oras na ito, kumilos din si Wang Yanran, at mabilis na tinulungan si Zhao Yu na bumangon, at naglagay ng hilang pressure pill sa bibig ni Zhao Yu. Akala ko kung sino, ito pala ang pinakamahinang batang lalaki ng Imperial Wind Pavilion. Inagaw ng iyong senior sister ang aking junior na babaeng biktima. Gusto lang namin itong ibalik sumulyap ang lalaking disipulo kay Xingju at dahan-dahang sinabi. Dalawang tao ang umaasa sa husay para lumaban para sa Demon Beast, snatch ba ang tawag dito? Sa oras na ito, bumuti ang pinsala ni Zhao Yu, agad na pinabulaanan. Kuya Zhu, huwag kang magsalita ng walang kaparilakan sa kanila, direktang turuan sila ng leksyon. Ang babaeng iyon na nakipaglaban para sa Demon Beast na iyon kasama si Zhao Yu ay sumigaw ng hindi nasisiyahan. Oo, tama na, sinabi ng lalaking disipulong iyon na nagpapanggap na walang magawa, pagkatapos ay tumingin kay Xingju na may masamang tingin. Tunit si Xingju ay hindi natakot, ang kanyang limang daliri ay mahigpit na nakahawak, ang pag-ilog at pag-ikot ng malupit na martial chi na hindi kapanipaniwalang mabilis na nagsimulang mag-condense. Napakasigla. Nang akmang sumalakay ang dalawang taong ito, biglang tumunog ang boses ng isang lalaki. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawang berdeng figure na parang multo sa harap ng disipulong iyon ng Nanggang aristocratic family. Senior Brother Liu, matapos lumitaw ang dalawang lalaking ito, magalang na sinabi ng tatlong disipulong iyon. At ang namumuna ay ang pinakanamumukod tanging Nanggang aristocratic family na si Liu Teng. Junior Brother Zhu, anong nangyayari? Matapos lumitaw si Liu Teng, ang isa pang alagad na walang pag-iisip, ay nagtanong sa disipulong si Zhu. At detalyadong sinabi ng alagad na iyon ang nangyari. Junior Sister Kui, mababa ang husay mo, kailangan ba dahil sa bagay na ito sinira mo ang communication talisman? Matapos marinig ang mga salita ng disipulong iyon, pinagalitan ni Liu Teng ang babaeng disipulong iyon. Paumanhin Senior Brother Liu, nalilito ako. Mabilis na magalang na sagot ng babaeng disipulong iyon, puno ng takot ang kanyang mga salita. Sige, malapit na ang oras. Kailangan nating bumalik sa lalong madaling panahon. Nang makitang inamin ng babaeng disipulo ang kanyang mga pagkakamali, hindi na itinuloy ni Liu Teng at naghanda na umalis. Teka. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Xingju. Junior Kuya, may iba pa ba? Nakita si Xingju na hindi inaasahang huminto, tumingin si Liu Teng kay Xingju at nakangiting sinabi. Ang iyong mga disipulo ng Nanggang aristocratic family, malubhang nasugatan ang aking alagad ng Imperial Wind Pavilion, at gustong umalis ng walang paliwanag, hindi ba mali iyon? Bahagyang ngumiti si Xingju at dahanda ang sinabi. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, kumunat ang kilay ni Liu Teng, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at sinabi sa tatlong disipulong iyon. Humingi ng tawad kay Junior Sister Zhao. Pagkatapos niyang magsalita, ang tatlong alagad na iyon, bagaman ayaw, ngunit hindi nang ahas na gumawa ng anuman. Sa makatawid, humihingi sila ng paumanhin ni Zhao Yu. Siya nga pala, Junior Brother Xingju, sa pagkakataong ito paano nagaani ang iyong Imperial Wind Pavilion. Pagkatapos noon ay humingi ng tawad ang tatlong tao, nakangiting sabi ni Liu Teng kay Xingju. Natural, napakarami nito mahinang ngumiti si Xingju, hindi na gustuhang sinabi. Oh, hihi, nagkataon, marami din ang ani natin. Marami akong iniisip kaysa sa Junior Brother Xingju. Mukhang this year first place belong to my Nanggang aristocratic family. Bahagyang ngumiti si Liu Teng, at puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, ang kanyang figure ay kumislap at agad na lumipat sa gubat at pagkatapos ng malamig na sulyap kay Xingju na ilang iba pang mga disipulo ay sumunod din sa gubat. Itong si Liu Teng, isang ipokrito. Sa oras na ito, dumating si Wang Yanran sa gilid ng Xingju at dahanda ang sinabi. Na, sa tingin ko si Liu Teng ay napakabuting tao, higit na mas mahusay kaysa sa iyo. Sa oras na ito, medyo hindi nasisiyahang sinabi ni Zhao Yu, halos na pareho ng kanyang pinsala. Hehe. Narinig ni Zhao Yu ang mga salita, walang magawang umiling si Xingju at ngumiti. Ang Zhao Yu na ito ay tumitingin sa mga bagay na hindi kasing ganda ng masasamang si Wang Yanran.
Bagamat sa ibabaw ay si Liu Teng ay matuwid, isang makatwirang paraan, ngunit naramdaman ni Xing Jun na si Liu Teng ang pinakamapangayip. Ngunit ilang sandali ang nakalipas sa sinabi ni Liu Teng, talagang naanting si Xing Ju, nakikita niya sa ekspresyon ni Liu Teng na may tiwala siya sa kompetisyon sa pangangaso na ito. Tila, sa pagkakataong ito ay hindi kakaunti ang kanilang ani, at lakas na Liu Teng, bagamat siya rin ay antas ng advanced rank martial sovereign, ngunit nararamdaman ni Xing Ju na dapat siyang maging mas malupit. Kung hindi, ang ilang mga disipulo ay hindi matatakot sa kanya. Kapag iniisip ito, nagsimulang mag-alala si Xing Ju tungkol sa kompetisyon sa pangangaso na ito. Pagkatapos magnilay-nilay, malakas na bumagsak sa lupa si Xing Ju na manggas, 9 na advanced rank demon beast at 3 intermediate rank demon beast na bangkay. OMG, napakaraming advanced rank demon beast habang tinitingnan ang bigla ang itsura ng bangkay ng demon beast na ito, gulat na sabi ni Zhao Yu. Junior brother Xing Ju, ano ang ibig sabihin nito? Nakita ang pagkilos ni Xing Ju, nalilitong tanong ni Wang Yanran. Senior sister Wang, bumalik ka muna kasama si senior sister Zhao Yu, may gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Xing Ju at sinabi. Anong nangyari? Patuloy na tanong ni Wang Yanran. Kehe, tungkol sa bagay na ito, hinihiling ko kay senior sister Wang na huwag makialam. Nakangiting sabi ni Xing Ju, ang kanyang mga salita ay may ilang punto ng pagsusumamo. Ha? Keto meron pa akong 3 repair pain pill, junior brother Xing Ju please take it, baka magamit. Napakatalino ni Wang Yanran, natural, alam din niya kung ano ang gustong gawin ni Xing Ju, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi kay Xing Ju, at ibinigay ang 3 repair pain pill na iyon kay Xing Ju. Kung gayon, salamat senior sister Wang. Naturally, hindi niya tinanggihan ang mabuting hangarin ni Wang Yanran, pagkatapos magpaalam, muling pumunta si Xing Ju patungo sa mas malalim na lugar sa Bulubundukin. Gaya ng iniisip ni Wang Yanran, talagang naghanda si Xing Ju na manghuli muli ng Demon Beast, ngunit hindi naisip ni Wang na sa pagkakataong ito ay hindi plano ni Xing Ju na patayin ang Advanced Rank Demon Beast, ngunit ang God Rank Demon Beast. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 77, God Rank Demon Beast. Sa kaibuturan ng kabundukan ng Demon Beast, si Xing Ju ay tila isang makapangyarihang unggoy na napakabilis na gumalaw sa gubat. Gayunpaman, sa kanyang gwapong mukha, ang dati niyang kalmadong ngiti ay napalitan ng seryosong mukha. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ni Xing Ju ay ang God Rank Demon Beast, ang makapangyarihang Demon Beast na kinaharap ni Xiao Chen at mahirap manalo. Sa makatuwid, dapat itong maingat na tratuhin ni Xing Ju ng may pag-iingat. Sa totoo lang, nang si Xing Ju ay tumuntong sa mas malalim na hanay ng bundok na ito, sa isang rehiyon, nakaramdam siya ng malabong buhay, ngunit tungkol sa dami ng nabubuhay na nilalang na iyon, at sa lakas nito, hindi ito naramdaman ni Xing Ju, ngunit ayon sa lakas nito, malamang ito ay God Rank Demon Beast. Ngunit, dahil sa nakakatakot na lakas ng God Rank Demon Beast, hindi nang ahas si Xing Ju na pumunta sa rehiyong iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, para makuha ang unang pwesto sa hunting competition, naghanda si Xing Ju na labanan ito. Sa sandaling ito sa isip ni Xing Ju, mabilis na kumikislap ang hindi mabilang na plano sa pakikipaglaban, ngunit isa-isang itinapon ni Xing Ju. Si Xing Ju ay dapat magkaroon ng ganap na katiyakan sa pakikipaglaban na plano, kung hindi, kapag harapin ang nakakatakot na God Rank Demon Beast, si Xing Ju ay papatayin. Sa kalalimen ng kabundukan ng Demon Beast, mayroong isang napakatahimik na gubat, sa loob ng isang daang li 0.5 na kilometro ng nakapaligid na gubat na ito, nakakagulat na tahimik ang Demon Beast, kahit isang mahinang dagandong ay hindi tumunog. At sa gitna ng gubat na iyon, mayroong isang malaking kuweba, at sa hindi inaasahang pagkakataon sa pasukan ng kuweba na iyon ay may 2 sovereign rank advanced level demon beast, tamad na nakahiga doon, na parang may binabantayan. Bang! Biglang, sa gubat na hindi kalayuan sa yungib na iyon, isang muffled sound ang lumabas, at pagkatapos marinig ang muffled sound na iyon, ang advanced level demon beast, ay mabilis na bumangon, at maingat na pinagmasdan ang lahat ng direksyon. Cut soul sword. Sa oras na ito, sa itaas ng Demon Beast na iyon, biglang lumitaw ang isang kabataang may hawak na mahabang itim na espada, nang malaman ng Demon Beast na ito ang kabataang iyon, ang itim na mahabang espada na iyon ay tumaas na at may kasunod na larawang pinutol ang ulo ng demonyong hayop na iyon. Puchi. Sa pagkislap ng anino ng espada, lumabas ang dugo ng Demon Beast na iyon, at ang Demon Beast na iyon ay mahinang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ang kabataang iyon ay gumawa ng isang kaakit-akit na pagbabalik-tanaw at tumayo sa itaas ng katawan ng Demon Beast na iyon. Natural, ito ay si Xing Ju. Roar. Nakita nila ang eksenang iyon, ang isa pang advanced rank demon beast, na napakabilis na lumipat patungo kay Xing Ju, ngunit sa isang galaw ay gumagalaw talaga ang figure ni Xing Ju patungo sa demon beast na iyon. Sa oras na ito, si Xing Ju ay gumagamit ng Stormwind Technique, Soul Explosion, at Cut Soul Sword, tatlong uri ng makapangyarihang kasanayan na nakalagay sa isang katawan, sa ilalim ng ganitong kondisyon ay talagang makapangyarihan si Xing Ju, ngunit ang malakas na kondisyong ito ay napakaikli, kaya dapat tapusin ni Xing Ju ang labanan sa maikling panahon. Puchi. Isang mahinang tunog, ang kapalaran ng Advanced Rank Demon Beast na iyon ay katulad ng naunang Demon Beast, pagkatapos mag-spray ng subo ng dugo, mahina itong bumagsak sa lupa. Kuhuhuhu. Matapos ang Demon Beast na iyon ay bumagsak sa lupa, ang lakas ni Xing Ju ay napakabilis na nabawasan, nang makitang nangyari iyon ay mabilis na itinapon ni Xing Ju ang isang repair pain pill sa kanyang bibig. Sa bilis ng kidlat, 2 Advanced Rank Demon Beast ang nag-dispose, bagamat ang ganitong paraan ay mabangis, ngunit ang presyo na dapat bayaran ni Xing Ju ay napakalaki rin, makikita ito pagkatapos alisin ang kondisyon ng Soul Explosion.
Roar. Sa oras na ito, biglang may dumagundong na dagandong na lumabas mula sa madilim na kwebang iyon, kasabay ng isang unos na lumabas mula sa yungib na iyon. Nakita na mabilis na ginamit ni Xingju ang Stormwind technique, umiwas sa likod, at pagkatapos ng bagyong iyon, lumitaw ang isang pares ng malalaking pulang mata na parang parol mula sa madilim na kwebang iyon. Ang matapang na tao ay nangangahas na salakayin ang teritoryo ng Diyos na ito. Sa oras na ito, isang paus na boses ang biglang lumabas mula sa yungib na iyon, kapag narinig ng mga tao ang boses na ito ay matatakot sila, bagaman nagsasalita ito ng wika ng tao, walang naniniwala na ang salitang ito ay hindi lumabas sa bibig ng tao. Sa hindi inaasahan, nakakapagsalita ang Demon Beast na ito. Matapos umalangaw ang boses na ito, nagulat din si Xingju, pagkatapos ay sinabi ng hindi kapanipaniwala. Kadalasan, maaaring magsalita ang ilang God Rank Demon Beast, ngunit ang Demon Beast na iyon ay napakabihirang din, inilalarawan din ito kung gaano kalakas ang Demon Beast na ito. Nagulat si Xingju sa malakas na lakas ng Demon Beast na ito. Ang God Rank Demon Beast na iyon ay dahan-dahang lumabas mula sa kwebang iyon, at sa wakas ay lumitaw sa harap ng mga mata ni Xingju. Nakapagtataka, ito ay isang pulang fox, ngunit ang katawan ng fox na ito ay 12-12 beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong fox, ang katawan nito ay halos 10 metro ang haba, at ang fox na ito ay may siyam na buntot. Kapag ang siyam na buntot na iyon ay umindayog, ito ay nagdadala ng paikat-ikot na malakas na hangin. Ito ay isang napakabihirang Demon Beast na Ninetales Demon Fox. Little Rascal, pinatay mo ba ang dalawa kong subordinate? Pagkatapos noon ay lumabas ang Ninetales Demon Fox, una, pinalaki nito si Xingju, pagkatapos ay medyo nagdududa na nagtanong. Nasa daan ko sila. Ang layunin ko ay ikaw. Bahagyang ngumiti si Xingju na ikinukot ang kanyang labi at sinabi, ang kanyang mga salita ay napaka-provocative. Ignoranteng maliit na bastos, ikaw lang, sa tingin ko gumamit ka ng ilang espesyal na spell. Narinig ang mga salita ni Xingju, na ang Ninetales Demon Fox ay tumingin ng masama kay Xingju, hindi ito naniniwala na si Xingju ay umaasa sa kanyang lakas na napakabilis na pumatay ng dalawang advanced rank Demon Beasts. Humph! Nakagat na hangin pump! Nang makita iyon, si Xingju ay hindi na nagsalita ng walang kaparirakan, malamig na bamantong hininga, dalawang matangkad na sinag ng liwanag ang agad na namuo sa magkabilang palad niya, pagkatapos ay ipinutok iyon sa Ninetales Demon Fox, dalawang maliwanag na print ng palad, napakabilis na lumipat patungo sa siyam na iyon. Tails Demon Fox. Bang bang bang. Tunit sa pagharap sa dalawang bitang wind palm na iyon, ibinuka ng Ninetales Demon Fox ang bibig nito, na ang dalawang sinag ng liwanag ay direktang lumunok sa bibig nito at agad na isinara ang bibig nito, dalawang muffled sounds, ang tunog na lumabas mula sa bibig nito, kasabay ng isang asul na usok na mabagal. Tumabas sa sulok ng bibig nito. Napakahinang martial skill. Ang Ninetales Demon Fox ay hinampas nito ang kanyang labi, walang ekspresyon ang mukha nito. Sa sandaling ito ay nagulat din si Xingju, kahit na ang kanyang bitang wind palm ay medyo mahina para sa God Rank Demon Beast, ngunit hindi kasing masahol ng nilamon nito ng hilaw. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ang loob ni Xingju, at nakalahad ang magkabilang palad niya, dalawang apoy ang tumaas sa kanyang kamay, agad na naglapat ang magkabilang palad niya, pagkatapos ay isang bol ang apuin na napakabilis na namuo at umikot. Nakakita ng bol ang apoy sa kamay ni Xingju, na ang sulok na bibig ng Ninetales Demon Fox ay nakaangat, tumingin kay Xingju na parang nagsasalamang clown. Dragon Flame Bomb. Biglang sumigaw, ang bol ang apoy sa kamay ni Xingju ay naging matibay na dragon, napakabilis na gumalaw patungo sa Ninetales Demon Fox. Kapag sumugod ang apoy na dragon, nagpapadala ito ng mas napakarilag na kislap, ito ay talagang hindi mahina. Bang! Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay, kapag tatama ang apoy na dragon na iyon, ang mga kuko ng Ninetales Demon Fox na iyon ay bahagyang kamakaway, ang apoy na dragon na iyon ay agad na sumabog, isang malakas na enerhiyang ripple na napakabilis na kumalat. Gayunpaman, ang mga alo ng enerhiya na kumakalat, ang Ninetales Demon Fox ay talagang lumitaw na parang tinatamasa ang simoy ng hangin. Ha! Nang makita ni Xingju ang eksenang ito, muntik na siyang mag-spray ng bibig ng dugo, itong Ninetales Demon Fox ay masyadong malakas, sa sandaling ito ay naramdaman ni Xingju itong Ninetales Demon Fox sa harap ng kanyang mga mata na mas malakas kaysa sa nakaraang Blackhorn Wolf sa Ancient Bulubundukin. Demon Fox Excellency, napakabangis mo talaga. Today younger generation can experience excellency power, and it's worthwhile. But younger generation still have something to do today, in that case, I won't disturb your excellency rest and said goodbye at this oras, itinago ni Xingju ang kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib patungo sa Ninetales Demon Fox na iyon, pagkatapos ay magalang na sinabi. Pagkasabi niyon ay mabilis niyang inikat ang kanyang katawan, nagsimulang gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at naghanda para tumakas. Roar! Nakita ni Xingju na gustong tumakbo, na ang Ninetales Demon Fox ay bamuka ng malawak ang bibig nito, ang bilog at bilog na Tyrant Aikal na lakas ay napakabilis na nagkondensasyon, sa wakas ay isang itim na enerhiya na namuo at patuloy na umiikot sa bibig nito, at mula sa loob, ang enerhiyang iyon ay nagpadala ng labis na nakakatakot na chi. Bang! Sa mahinang tunog, ang enerhiyang iyon ay namuo na parang isang meteor na pumapatok sa kalangitan, napakabilis na lumipat patungo sa Xingju. Tumingin sa high-speed energy form na iyon, naramdaman din ni Xingju kung gaano kitakat ang nilalaman ng enerhiyang iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito ay dahan-dahang ipinikit ni Xingju ang kanyang magkabilang mata, kasabay nito ang pagtaas ng kanyang soul power sa limitasyon nito nang maramdaman niyang tatama sa kanya ang itim na enerhiyang iyon, bigla niyang iminulat ang kanyang dalawang mata. Bang!
Ang energy form na iyon ay matagumpay na tumama sa katawan ni Xingju, na may malakas na tunog. Ang energy form na iyon ay napakabilis na kumalat. Sa wakas ay lumawak ito sa isang higanteng globo ng enerhiya. Sa loob ng globo ay isang nakakatakot na enerhiya na napakabilis na lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay unti-unting nawala. Matapos ang enerhiyang iyon ay ganap na mawala, lumitaw ang katawan ni Xingju, ngunit sa ngayon ay walang hininga si Xingju na parang patay. Humph! Overconfident little rascal. Nakita kong pinatay nito si Xingju, na si Demon Fox ay tumawa at sinabi na may paus na boses. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nagsimulang maglakad patungo kay Xingju, pagkarating sa harap ng katawan ni Xingju, naamoy ng Ninetales Demon Fox si Xingju gamit ang higanteng ilong nito at pagkatapos ay sinabing, "Matagal na akong hindi nakakatikim ng lasa ng tao." Matapos masiyahan sa amoy ng Xingju, ang Ninetales Demon Fox na iyon ay bamuka ang bibig nito na ganap na natatakpan ng isang matalas na ngipin, naghahanda na lunukan si Xingju sa tiyan nito. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang magkabilang mata ni Xingju, sabay-sabay na umikot at umikot ang malakas na hangin na napakabilis na dumampi sa kanyang katawan, isang itim na cutso sword na napakabilis na namuo sa kanyang kanang kamay, ang espadang iyon ay halos tumusok sa Ninetales Demon Fox. Sa totoo lang Xingju ang nakaraang aksyon, ganap na pinag-isipan. Sinadya niyang magpanggap na walang kapangyarihan, para pabayaan ang Ninetales Demon Fox na iyon na magbantay, at nang umatake ang Ninetales Demon Fox na iyon, sa isang iglap ay ginamit niya ang Soul Explosion at ang kanyang katawan ay agad na naging tyrant para ipagtanggol mula sa pag-atake nito. Kasabay nito, habang unti-unting nawawala ang atake nito, sinipsip niya ang lakas ng Soul Explosion sa kanyang katawan. At ginamit niya ang kanyang kakilakilabot na kaluluwa upang sugpuin ang kanyang aura, upang isipin na ang Ninetales Demon Fox na iyon ay namatay na. Pagkatapos, kapag ginawa niya iyon na atakehin ang Ninetales Demon Fox na iyon sa isang walang pagtatanggol na kondisyon. Kung tutusin, alam ni Xingju kung gaano kalakas ang God Rank Demon Beast, kung haharapin niya ito, walang pag-asa na manalo si Xingju. Sa makatawid, maaari lamang gumamit si Xingju ng isang panlilin lang, sa paraang ito lamang ay magkakaroon siya ng pagkakataon na talunin ang God Rank Demon Beast. At pagharap kay Xingju bigla ang pag-atake, nagbago ang ekspresyon ng Ninetales Demon Fox na iyon. Tunit ang Ninetales Demon Fox na ito ay hindi pangkaraniwan, bagamat sa ilalim ng distansyang iyon, ang Ninetales Demon Fox na iyon ay umasa sa lakas nito at sa bilis ng kidlat ay nakatakas ito mula sa pag-atake ni Xingju. Humph! Nakita ang Ninetales Demon Fox na nakatakas mula sa kanyang pag-atake, si Xingju ay hindi kinabahan at malamig na sumanggot, ang pag-ikot ng Martial Chi ay hindi kapanipani walang mabilis na bumuhos sa Cut Soul Sword. Pagkatapos ay iwagayway ito patungo sa Ninetales Demon Fox. Isang zang na itim na espada na chi, na may isang after image, napakabilis na lumipat patungo sa Ninetales Demon Fox, sa ganoong kalayuan, at isang malawak na pag-atake sa lugar, si Xingju ay hindi naniniwala na ang Ninetales Demon Fox ay makakaiwas. Sa totoo lang, si Xingju ay tumaya, siya ay tumaya na ang Ninetales Demon Fox ay hindi makaiwas sa kanyang atake, kung siya ay nanalo, ang resulta ay natural na hindi na kailangang sabihin, ngunit kung matalo, si Xingju ay mawawalan ng buhay. Bang! Roar! At gaya ng hula ni Xingju, na hindi naiwasan ng Ninetales Demon Fox ang kanyang sword chi, na may malakas na tunog, matagumpay na natama ng sword chi na iyon ang katawan ng Demon Fox na iyon, kasabay nito, ang malupit na itim na enerhiya ay lumawak ng hindi kapanipaniwalang mabilis na lumawak. Paulit-ulit na napaatras si Xingju dahil sa malakas na ripples ng enerhiya na iyon, matapos ihinto ang kanyang figure, balis ang tumingin si Xingju sa itim na enerhiya na tumakip sa Ninetales Demon Fox. Sa pangkalahatan, ang Cut Soul Sword, ang sword chi ay napakatalas, hanggat ito ay matagumpay na tumama sa kabilang partido, pagkatapos ay maaari nitong direktang putulin ang kalaban sa kalahati, dapat itong gumawa ng matalim at malinaw na muffled na tunog. Pagkatapos ng naunang malakas na tunog na iyon, pati na rin ang malupit na enerhiyang iyon, nakita ito ni Xingju sa unang pagkakataon, sa kabilang banda, ipinapaliwanag din ito na matagumpay na nadepensahan ng Invincible Sword Chi. Gaya ng inaasahan, pagkatapos na unti-unting kumalat ang itim na enerhiya, ang Ninetales Demon Fox na pulang-pula ng mga mata ay nanlilisik kay Xingju, ngunit sa sandaling ito ay tila malubhang nasugatan din ito, makikita mula sa katawan nito ang malaking dami ng dugo na patuloy na umaagos palabas. Sa pagtingin sa galit na Ninetales Demon Fox, sa kanyang puso, si Xingju ay nagsimulang matakot, alam niya, sa pagkakataong ito siya ay talagang nasa panganib. Maliit na bastos, sisirain kita. Sa oras na ito, biglang umalangaw ang Ninetales Demon Fox, patuloy itong umaalingaw sa gubat na ito. Diyos ng digmaan Azura, Kabanata 78, Liham ng Ama. Wo! Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, ang lakas ni Xingju ay hindi inaasahang nagsimulang bumaba, bilang tugon, mabilis na inilabas ni Xingju ang repair pain pill at itinapon nito sa kanyang bibig, naghahanda na gumamit muli ng soul explosion. Bang! Ngunit hindi binigyan ng Ninetales Demon Fox si Xingju ng anumang pagkakataon, gumagalaw ito, at ang malaking katawan nito ay naging eskarlata na kidlat, hindi kapanipani walang mabilis na gumagalaw patungo sa Xingju, ang bilis nito nang napakabilis, ang pagtakbo nito ay nagdadala ng malakas na bagzo ng hangin, kahit na ilang maliliit. Mga damo sa ilalim ng paa nito ay dinudurog. Sa isang kisap mata, ang Ninetales Demon Fox ay gumalaw sa harap ni Xingju, ikinakaway nito ang matutulis na kuko, na may malakas na hangin, walang awa na tinamaan si Xingju. Sa mahalagang sandali na ito, gagamitin ni Xingju ang Storm Wind Technique para makatakas, ngunit bigla niyang nalaman na hindi siya makagalaw.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinuhos ng Ninetales Demon Fox ang isang mabigat na presyon sa itaas ng malalaking kuko nito. Demon, nakaharap sa napakabilis na kuko, galit na sinabi ni Xingju. Ang Ninetales Demon Fox na ito ay masyadong tuso, sa hindi inaasahang pagkakataon, naglagay ito ng malakas na panggigipit sa kuko nito, upang pigilan ang kilos ni Xingju, ang pamamarang ito ay napakasama. Puchi, bang! Sa mahinang tunog, ang kuko ni Ninetales Demon Fox na parang bayonet, ay tumagos ng husto sa katawan ni Xingju, kasabay ng maraming alikabok ang pumupuno sa kalangitan. Puchi! Sa pamamagitan ng Demon Fox Nail na mahigpit na nakapako sa lupa, ang malakas na lakas ay nag-whispray ng isang subo ng dugo kay Xingju, ang kanyang hitsura ay naging mas mapatla kaya natakot ang mga tao. Sa sandaling ito nalaman ni Xingju na wala siyang kakayahang labanan ng Ninetales Demon Fox, sa harap ng lubos na lakas, siya ay napakaliit at mahina. Maraming dugo ang patuloy na umaagos mula sa sugat ni Xingju. Nararamdaman ni Xingju na unti-unting nababawasan ang kanyang dugo, ngunit nang unti-unting hamina ang katawan ni Xingju, ang nakatagong itim na kaluluwa sa kaibuturan ng kanyang katawan ay nagsimulang pumukaw. Sa hindi inaasahan, gusto nitong kumawala sa kanyang katawan, at ang naliligaw na pakiramdam na ito ay minsang naramdaman ni Xingju nang makilala niya ang Strong Wind Monkey sa Practice Pavilion. Sa oras na iyon ay iniligtas siya ng soul power na ito, pag-isipan nito, binuksan ni Xingju ang lahat ng kanyang soul channel, para hayaang bumulwak ang soul power na iyon. Bang! Nang hindi ito mapigilan ni Xingju, ang kulay itim na kaluluwang iyon ay sumabog na parang bulkan, nagmadaling lumabas mula sa loob ng katawan ni Xingju, at sa wakas ay mabangis na inatake ang Ninetales Demon Fox. Roar! Gayunpaman, sa pagharap sa malupit na soul power na iyon, ang Ninetales Demon Fox ay biglang bamuka ang kanyang bibig, isang malakas na dagandong, isang katulad na malupit na lakas ang lumabas mula sa bibig nito, sa wakas ay napigilan ang kulay itim na soul power na iyon. Sa panunood ng kanyang pag-atake ng kaluluwa na nawawala, nalaman ni Xingju na ang soul power sa loob ng kanyang katawan ay hindi walang hanggan, gumagamit siya ng masyadong soul explosion, nagiging sanhi ito ng paggamit ng soul power niya, at ang pagkonsumo na ito ay naging dahilan upang hamina ang kanyang soul power. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Xingju ang lasa ng kamatayan, at alam niya na sa pagkakataong ito, maaari siyang mamatay. Sa sandaling ito, nagsimula na rin siyang magsisi sa kanyang kawalang ingat. Kapag hinahamon ng lubhang mabigat na kaaway, ngunit walang sapat na lakas, ito ay isang napakamangmang pag-uugali, kung maaari siyang magkaroon ng isa pang pagkakataon, nang walang ganap na katiyakan, hindi gagawin ni Xingju ang walang ingat na bagay na ito. Demon. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Xingju ang nagninangas na sakit na kumalat sa itaas ng kanyang dibdib at naging mas marahas. Parang apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang katawan. Ang sakit na ito, kahit nakunin ang sugat na sanhi ng Ninetales Demon Fox, at hindi mapigil ang mapasigaw si Xingju. Samantala, ang dibdib ni Xingju ay nagsimulang magpadala ng maputlang liwanag, ang liwanag ay lalong lumiliwanag at dahan-dahang dumadaloy, at pagkatapos ng pag-agos, ito ay bumubuo ng kakaibang pattern. Sa pagtingin sa liwanag na pattern sa dibdib ni Xingju, ang Ninetales Demon Fox ay mabilis na bubunutin ang kuko nito na tumagos sa katawan ni Xingju, pagkatapos ay dahan-dahang umatras pa atras dahil sa pakiramdam na ang liwanag na pattern ay hindi kapanipaniwalang nakakatakot. Buzz! 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 Sa katunayan, nang ang Ninetales Demon Fox na iyon ay naghanda upang umatras, isang maliwanag na takip ang kumalat mula sa dibdib ni Xingju. Ang maliwanag na takip na iyon ay naglalaman ng nakakatakot na enerhiya, at ito ay nagpapaliit sa mga mag-aaral ng Ninetales Demon Fox, hindi na nag-isip tungkol dito, at hindi kapanipaniwalang mabilis na nagsimulang tumakbo palayo sa isang malayong lugar. Ngunit ang maliwanag na takip na iyon ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa Ninetales Demon Fox, ang maliwanag na takip na iyon ay bahagyang lumiit, at hindi inaasahang sumabog. Matapos ang matangkad na takip na iyon ay sumabog, isang mapangwasak na puwersa na napakabilis na kumalat at ang nakakatakot na puwersang ito ay bumagsak sa isang napakalaking maliwanag na takip. At nagsimulang lumaki ng mabilis, sa isang kisap mata ay sinimulan nitong lunukan ang Ninetales Demon Fox, at kung saan napupunta ang maliwanag na takip na iyon, halos lahat ng bagay ay naglalaho sa manipis na hangin. Napakalakas ng lakas. Sa oras na ito, sa kalayuan mula sa maliwanag na takip na iyon ay sumabog, ilang libong milya ang layo sa lungsod, biglang naramdaman ng Inner Court Great Elder ang nakakatakot na enerhiya ng maliwanag na takip na iyon. Agad na kumislap ang kanyang figure at nakarating sa itaas ng pader ng lungsod. Nag-aalalang tumingin sa maliwanag na direksyon ng pagsabog ng takip. Silo, 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 sa oras na ito, kumikislap din ang tatlong matandang figure, dumapo sa gilid ng Great Elder, at natural, ang tatlong ito ay ang tatlong matatanda ng iba pang puwersa. Buzz buzz buzz, sa oras na ito, sa malalim na lugar ng hanay ng bundok ng Demon Beast, biglang nagpadala ng maliwanag na liwanag. Kapag sumikat ang liwanag, kumunat ang noo ng apat na matatanda, sa di kaliwang ito ay makikita nilang lahat ang enerhiya, kung gaano kakilakilabot ang pag-ataking iyon kung kasama ka. Makapangyarihan, napakalakas. Habang nakatingin sa maliwanag na liwanag sa malayong lugar na iyon, gulat na sabi ng matanda sa Netherworld Palace. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang Inner Court Great Elder figure, handa nang pumunta sa lugar kung saan pinalabas ang maliwanag na liwanag. Gayunpaman, pinigilan siya ng malapit na nanggang Aristocratic Family Elder, pagkatapos ay sinabing nakangiti. Inner Court Great Elder, natatakot akong hindi magandang umalis sa lugar na ito sa oras na ito.
at pagkatapos marinig ang Nandong aristocratic family elder na mga salita, ang great elder na katawan ay nanginginig, pagkatapos ay tumigil ang kanyang figure. Habang nangyayari ang hunting competition, upang maiwasan ang pagdaraya, ang mga matatanda ay hindi pinapayagang umalis sa lungsod na ito. Malinaw na ang taong lumikha ng pagkawasak ay hindi ang mga tao mula sa ating apat na malalaking puwersa. Sa loob ng tatlong malalaking imperyo ay lumitaw ang isang napakalakas na tao, hindi ba tayo dapat pumunta at suriin ito? Pagkaraan ng sandaling katahimikan, dahan-dahan ang sinabi ng Inner Court Great Elder. Elder Luo, alam ko ang iyong nararamdaman, ngunit kung hindi ako nagkakamali ng hula, mas maaga ang lakas ng mga kumikilos, kahit man lang. Kaya nga, kahit tayo pumunta, siguradong hindi yung taong kalaban, mas mabuting obserbahan ng mahinahon ang sitwasyon. Sa tingin ko ang makapangyarihang taong iyon ay hindi dumating para sa ating mahihinang mga disipulo, kung hindi, sa pamamagitan ng kanyang lakas, na may banayad na paggalaw ng kanyang daliri na nagawang durugan sila, at hindi na kailangang ilunsad ang malakas na pag-atake na iyon. Sa oras na ito, dahan-dahan ang sinabi ng elder ng Hidden Medicine Mountain Village. Sa totoo lang, nakita niya ang Inner Court Great Elder na nag-aalala tungkol sa kanyang mga disipulo. Ngunit paanong hindi niya, ang pag-atakeng iyon ay masyadong malupit, kahit na sa kanilang mga lakas, masyadong malayo para sa taong iyon na kalaban, ang agwat ay masyadong malaki, pabayaan sila, kahit na sa apat na puwersa, marahil ay hindi hihigit sa limang tao ang makakalaban. Ang taong iyon. Matapos marinig ang mga salita ng Hidden Medicine Mountain Village Elder, ang dakilang elder sa Inner Court ay walang magawang bamantong hininga, sa katunayan sa kanyang lakas, nakipagsapalaran lamang siya kung makikilala niya ang taong iyon, sa sandaling ito ay maaari lamang siyang umasa hindi si Xingju at ang iba na nag-provoke sa makapangyarihang taong iyon. Kapag naisip ng mga matatanda ng apat na puwersa na isang makapangyarihang tao ang sanhinang pag-atake, si Xingju ay mapayapang nakahiga sa dati niyang posisyon. Ngunit sa sandaling ito ay hindi man lang nag-iwan ng peklat ang dati niyang injury na dulot ng Ninetales Demon Fox na hindi inaasahang gumaling. Kung hindi dahil sa isang malaking butas sa itaas ng kanyang purple na robe, hindi maniniwala ang ibang tao na si Xingju ay nakaranas ng nakamamatay na pag-atake. Sa lugar kung saan tahimik na nakahiga si Xingju, lumilitaw na maganda ang tulog niya, kahit na tinatangay ng banayad na simoy ng hangin ang kanyang katawan, walang bakas ng pagising. Siguro masyadong pagod si Xingju, sa mga ilang araw na ito, para makakuha ng mas magandang resulta, halos walang oras si Xingju para magpahinga, at sa sandaling ito, sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, bahagyang nanininig ang daliri ni Xingju, pagkatapos ay dahan-dahang iminulat ang parehong nakapikit niyang mga mata, ngunit nang bumangon si Xingju at tiningnan ang lahat ng nasa harapan niya, agad na nagbago ang kanyang mukha. Dahil sa sandaling ito Xingju buhay sa isang piraso, ngunit sa 10 milya ng kapatagan ang ibabaw ay kulay purple-itim, at patuloy na naglalabas ng asul na usok. Ang mga sinaunang puno na umiiral noon, at ang mga bundok ay nawala lahat, kung hindi siya titingin sa malawak na walang hanggan ng bulubundukin, iniisip ni Xingju na may gumalaw sa kanya. OMG! Hindi mapigilan ni Xingju na mabigla, na may halong gulat na sinabi. Dati, pakiramdam niya ay masakit na nasusunog ang kanyang dibdib, pagkatapos ay kumikislap ng nakakasilaw na sinag ng liwanag sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay nahimite. At pagkagising niya, nagbago lahat ng nasa harapan niya. Ito ba, sa sandaling ito, biglang nalaman ni Xingju, sa hangin sa likuran niya, ang ilang salita na hindi inaasahang lumulutang, ang mga font na ito ay madilim na berdeng semi-transparent, tulad ng isang sulat na nakasabit sa hangin. Matapos basahin ang nilalaman ng liham na ito, ang kanyang katawan ay naninigas pagkatapos ay nagsimulang manginig ng marahas. Nakapagtataka, ang sulat na iyon ay naiwan ng ama ni Xingju. Bata, kapag nakita mo ang liham na ito, huwag kang magtaka, dahil regalo ito ng iyong ama, marahil sa sandaling ito, nalaman mong hindi ka na ulila. Paumanhin, hindi maaaring tumayo si tatay sa iyong panig, tingnan mo paglaki mo. Sa halip, tinatakan ko ang iyong kaluluwa at ginawa kang isang ordinaryong tao, ngunit mangyaring huwag sisihin ang iyong ama, dahil sa mga partikular na kadahilanan, para magkaroon ka ng normal na buhay. At least, ligtas ang buhay mo, alam mo, kahit anong mangyari, ayos lang mabuhay. Sa totoo lang, ayaw kong makita mo ang sulat na ito dahil kapag nakita mo ang mensaheng ito, ang ibig sabihin ay kailangan mong harapin ang nakamamatay na panganib, at iyon ang huling bagay na gusto kong makita. Ngunit sa sandaling ito, kung nakatagpo ka ng maraming walang kakayahan na kaaway, at wala nang masisilungan, kunin ang pirasong jade ng palawit na ito at pumunta sa East Imperial Wind Empire Peaceful Village at hanapin ang isang taong nagngangalang Uncle Pan, kapag nakita niya itong jade pendant, tutulungan ka niya. Dahil sa bilis ng panahon, ang dami ko lang masasabi sa iyo, huwag mo akong hanapin at ang nanay mo, huwag mo kaming sisihin ng mag-ina mo at huwag mo ring tanungin si Uncle Pan, kailangan mo lang malaman na ang ama at ina ay mahal na mahal kita. Oo, tatay. Nang tumingin sa ilang salitang iyon na lumulutang sa hangin, nabasa ang mga mata ni Xingju, sa sandaling ito ay naiintindihan na niya kung bakit siya nabubuhay pa ngayon, lumilitaw na ang kanyang ama ang nagligtas sa kanya. Nararamdaman ni Xingju ang mga salitang binitawan ng kanyang ama, at masasabi nitong labis na nagmamalasakit sa kanya ang kanyang ama. Paulit-ulit na binabasa ni Xingju ang liham na ito. Para siyang kinausap ng kanyang ama. Mula sa sanggol hanggang sa mature na si Xingju ay hindi kailanman nakadama ng pagmamahal ng ama, kahit na si Old Zhang ay mabait sa kanya, ngunit siya ay tumingin lamang kay Old Zhang bilang kanyang lolo, sa loob ng kanyang puso, kung gaano niya gustong mahalin ang kanyang ama at ina.
At sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya ang pakiramdam ng pag-ibig ng ama, at lumalabas na ito ay napakainit. Buzz. Sa oras na ito, ang mga font na iyon ay nagsisimulang magbago at nagiging mas malala, pagkatapos ay naging berdeng anino at namuo sa gitna. Sa wakas, na-condensed ito sa isang berdeng jade pendant at nahulog sa lupa. Diyos ng digmaan, Azura. Kabanata 79, baliktad na resulta. Mabilis na bumangon si Xingju at kinuha ang jade pendant. Pagkatapos ay agad na ituring ito bilang isang pambihirang kayamanan, patuloy niyang tinitingnan ang jade pendant sa kanyang kamay, at ang jade pendant na ito ay talagang medyo espesyal, kahit na wala itong magandang pattern, ngunit kung maingat itong tumingin, sa loob ng jade ay mayroong isang kumikislap na bagay na dahan-dahang dumadaloy, halatang kayamanan ito. Pagkatapos tingnan ito saglit, maingat na inilagay ito ni Xingju sa kanyang dibdib, tungkol sa bagay na ito na iniwan ng kanyang ama, ayaw ni Xingju na ilagay ito sa storage bracelet at gusto niya itong dalhin mismo. Mapayapang layon, Tio Pan, baka may alam siya tungkol sa bagay ni tatay. Naalala ni Xingju ang mga salitang iniwan ng kanyang ama para sa kanya, at sinabing nakangiti. Sa sandaling ito ay nagpa siya si Xingju na kung may oras siya ay dapat niyang bisitahin si Uncle Pan, baka may matutunan siya tungkol sa kanyang mga magulang. Matapos ayusin ang kanyang isipan, handa na si Xingju na bumalik sa lungsod, kahit na hindi niya matagumpay na napatay ang God Rank Demon Beast, ngunit kailangang magmadaling bumalik si Xingju sa loob ni tinakdang oras. Kahit na hindi niya makuha ang unang pwesto sa hunting competition, dapat niyang panatilihin ang pangalawang pwesto, bukod sa depende sa kanyang kasalukuyang ani, iniisip ni Xingju na hindi niya makukuha ang unang pwesto. Tunit nang si Xingju ay aalis na, isang malapit na hukay, ay biglang nakakuha ng atensyon ni Xingju, dahil biglang kumislap ang lugar na iyon ng mahinang pulang ilaw. Maglakad patungo sa liwanag, nakakagulat na nalaman ni Xingju ang isang pulang kristal na ilaw sa isang maliit na hukay, at naramdaman ni Xingju ang isang malakas na soul power mula sa loob ng kristal na iyon. Beast Soul. OMG, sa hindi inaasahang pagkakataon ay Beast Soul iyon. Sa pagtingin sa pulang kristal na iyon, si Xingju ay tuwang-tuwa na tumawa. Noong panahong iyon, binigyan ni Old Fang si Xingju ng Beast Soul, kahit na medyo naiiba ang hugis nito, ngunit halos pareho, at mula sa makapangyarihang soul power na iyon, nang ahas si Xingju na ipagpalagay na ito ay isang Beast Soul. Matapos maingat na ilagay ang Beast Soul na ito sa kanyang dibdib, naghinala si Xingju kung saan lumilitaw ang Beast Soul na ito. Ang bagay na ito ay dapat na Ninetales Demon Fox na naiwan, ngayong nawasak ng malakas na lakas na iyon ang bangkay ng Ninetales Demon Beast. Sa halip, ang Beast Soul na ito ang pinakamagandang patunay. Kaya't si Xingju ay may ganap na katiyakan na makuha ang unang lugar para sa kompetisyon sa pangangaso na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na nagdalawang isip si Xingju, ang kanyang figure ay nagmamadali patungo sa lungsod. Sa 9 na araw ng kompetisyon sa pangangaso, matagumpay na nakabalik sa lungsod ang mga disipulo ng iba't ibang puwersa. Sa wakas sa 10 araw, sa tabi ni Xingju, lahat ng iba pang kalahok ay dumating na. Ngayon sa liwasan ng lungsod, 19 na alagad ang maayos na nakatayo roon, at ang 4 na matatanda ay marilag na nakatayo sa harapan nila. Gayunpaman, sa sandaling ito ay mukha ng dakilang elder sa inner court na puno ng pag-aalala. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Xingju, may nangyari ba sa kanya? Hindi lamang inner court great elder, Wang Yanran at Zhao Yu din ang labis na nag-aalala. Kung tutusin, malalim ang relasyon nila ni Xingju. Lalo na si Wang Yanran, natakot siya na maaksidente si Xingju nang manghuli siya ng Demon Beast. Nang maisip niya na malamang na naaksidente si Xingju, hindi mapigilan ang kanyang mapuputing mga kamay na kumuyam. Elder Luo, ang disipulong iyon ng iyong Imperial Wind Pavilion, ay hindi manghuhuli ng God Rank Demon Beast, diba? Kahaha, natatawang sabi ni Nanggang Aristocratic Family Elder sa Inner Court Great Elder. Puno ng pangungutya ang matandang mukha niya. Humph. Tumingin si Great Elder sa kanya at hindi nagsalita. Si Xingju talagang humahadlang sa atin ang bastos na ito. Sa sandaling ito ay bamulong si Hubin sa mahinang boses. Isipin mo ang sarili mong negosyo, Junior Brother Xingju na mas malakas kaysa sa iyo. Matapos marinig ang mga salita ni Hubin, galit na sumagot si Zhao Yu. Pagkatapos ng lahat, nailigtas ni Xingju ang kanyang buhay, sa sandaling ito ay may magandang impression siya kay Xingju. Ikaw. Humph. Dahil sinabi ito ni Zhao Yu, galit na galit si Hubin, malamig nang umuso at hindi na umimik, nalaman niya na basta laban kay Xingju, tiyak na lalabas si Zhao Yu para tumulong. Sige, malapit na ang oras, lahat ng iba't ibang puwersa mga disipulo, ilabas mo ang resulta ng iyong pangangaso. Sa oras na ito, sinabi ni Nanggang Aristocratic Family Elder sa mga alagad na nasa ibaba niya. Matapos bumagsak ang kanyang boses, ibinigay ng iba't ibang puwersa ng mga disipulo ang mga bangkay ng Demon Beast, ayon sa kanyang sinabi. Matapos dumaan sa isang tumpak na kalkulasyon, nakalista ang mga marka ng iba't ibang puwersa. Imperial Wind Pavilion. 260 puntos. Netherworld Palace. 280 puntos. Hidden Medicine Mountain Village. 320 puntos. Nanggang Aristocratic Family. 850 points. Ha? Yoyo, Elder Luo, ano ang nangyari sa iyong Imperial Wind Pavilion? Masyadong masama ang tagumpay ng taong ito, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakuha mo ang huling lugar. Matapos suriin ni Nanggang Aristocratic Family Elder ang marka, ngumiti siya ng masama at sinabing, na parabang nakakuha siya ng isang mahalagang kayamanan at nakangiti mula sa tenga. Humph. May isang disipulo pa ang Imperial Wind Pavilion kuno hindi pa bumabalik, paano mo nalaman? Inner Court Great Elder sulyap sa Nanggang Aristocratic Family Elder at malamig na sinabi.
Ano? Sa tingin mo ba sa kanyang preliminary rank martial sovereign strength, nagagawa niyang labag sa kalooban ng langit? Matigas na sabi ni Nanggang aristocratic family elder. Hindi siya naniniwala na kayang baguhin ng lakas ni Xingju ang anuman. Humph. Matapos marinig ang kanyang mga salita, malamig na bamantong hininga ang dakilang elder sa inner court pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at hindi na siya pinansin. Sa totoo lang, hindi rin inaasahan ng inner court great elder na matutulungan ni Xingju ang Imperial Wind Pavilion na makuha ang unang posisyon sa hunting competition, ngunit naisip niya na hanggat mayroon siyang Xingju, hindi problema ang mapanatili ang pangalawang pwesto. Inner Palace Elder, matatapos din ang oras, mas mabuting maghintay na lang tayo. Sa oras na ito, biglang tumulong ang Hidden Medicine Mountain Village Elder na sabihin. Kung tutusin, napakaganda ng impression niya kay Xingju, kaya natural, ayaw niyang ma-disqualify si Xingju dahil late dumating. Bukod dito, ayaw niyang makakuha ng malaking kalamangan dito ang Netherworld Palace. Sige, hearing Hidden Medicine Mountain Village Elder nagsimulang magsalita, Nanggang aristocratic family elder ay atubiling sumang-ayon at hindi na uminik. Lumipas ang oras, ang lahat ng taong nagmamalasakit kay Xingju ay nagsimulang maging balisa, at ang mga hindi nakasama kay Xingju, ay nagagalak sa mga kasawian ng ibang mga tao, ang ilang mga tao ay umaasa na si Xingju ay mamatay sa Demon Beast Mountain Range. Oo, Elder Luo, tapos na ang oras, mas mabuting ipahayag ang ranggo ng kompetisyon sa Pangangaso. Sa oras na ito biglang nagsalita si Elder Netherworld Palace. Sa pagkakataong ito ang kanilang Netherworld Palace ay hindi inaasahang natalo ng Hidden Medicine Mountain Village, ngunit sa kabutihang palad ang Imperial Wind Pavilion sa ibabang lugar, kaya sa sandaling ito ay hindi niya gustong bumalik si Xingju pagkatapos ng lahat na ang isang taong ito lamang ay maaaring magbigay ng maraming, pagkatapos hindi niya mapanatili ang ikatlong pwesto. Elder Luo, hindi ba hindi kita binibigyan ng pagkakataon ng Imperial Wind Pavilion, ngunit dahil sa iyong alagad ng Imperial Wind Pavilion hayaan ang lahat na maghintay dito ng mahabang panahon. Pagkatapos na ibinuka ng elder ng Netherworld Palace ang kanyang bibig, tumingin si Nanggang aristocratic family elder kay Elder Luo at mapanuksong sinabi. Sige. Pagkatapos ng ilang saglit na tumahimik, sa wakas ay pumayag si Elder Luo, actually sa simula pa lang ay nag-aalala na siya na si Xingju ay nasa mahirap na sitwasyon, at ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Xingju, lalo siyang nabalisa. Kaya sa sandaling ito ay hindi siya makapag-overthink at kailangan niyang ipahayag sa kanila ng mas mabilis ang resulta ng kompetisyon sa Pangangaso at pagkatapos ay hanapin si Xingju. Kahit na ang resultang ito ay masyadong nakakahiya, ngunit ang seguridad ng Xingju ay mas mahalaga. Nakita ang inner court great elder na walang magawang ekspresyon, si Nanggang aristocratic family elder na ipinagmamalaki ang kanyang sarili, at nakangiting sinabi. Ibinabalita ko, ang resulta ng kompetisyon sa Pangangaso ay... Teka! Ngunit sa sandaling ito, isang batang boses ang malakas na umalangaw mula sa tarangkahan ng lungsod. Tumingin sa boses, nakita si Xingju sa labas ng gate ng lungsod na dahan-dahang naglalakad patungo sa lungsod. Nang makita ng inner court great elder, Wang Yanran at ng iba pa si Xingju, ang pagkabalisa sa loob ng kanilang puso sa wakas ay naging kalmado. Pasensya na sa lahat, huli akong bumalik, pero sa tingin ko, hindi ako dapat huli. Dumating si Xingju sa plaza na nakangiti sa mga tao at nagsabi. Xingju, nabilang na ang resulta ng hunting competition at ikaw lang ang nakakaligtaan, dalian mong kunin ang biktima na nakuha mo. Nakangiting sabi ni inner court great elder kay Xingju. Ha? Okay. Mahinang ngumiti si Xingju, pagkatapos ay lumapit sa gitna ng karamihan, ikanaway niya ang kanyang manggas, lumitaw ang isang bangkay ng Demon Beast, at pagkatapos na nahulog ang bangkay ng Advanced Rank Demon Beast, sa tabi ni Wang Yanran, halos lahat ng tao sa ang eksena ay napipi, dahil ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. At may nasisiyahang ngiti sama ka ng Great Elder, at nagsimulang matuwa na dumating si Xingju, dahil binibigyan siya ni Xingju ng malaking sorpresa. Sa pagtingin sa mga bangkay ng Advanced Rank Demon Beast na iyon at Intermediate Rank Demon Beast, naisip ni Great Elder na hindi isang problema ang panatilihin ang pangalawang posisyon. 24 na Advanced Rank Demon Beast, 10 Intermediate Rank Demon Beast, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakuha si Xingju ng 400 puntos. Sa sandaling ito, gulat na sabi ni Hidden Medicine Mountain Village Elder. Dahil sa hindi inaasahang resulta ng Xingju na mas mataas sa kanyang pangkalahatang resulta ng Hidden Medicine Mountain Village, talagang ito ay masyadong malakas. OMG! Hidden Medicine Mountain Village ang mga salita ng matatanda ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Maging si Liu Teng mula sa Nanggang aristocratic family, seryosong tumingin kay Xingju, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas mataas sa kanya ang personal na tagumpay ni Xingju. Mukhang nakuha ng Imperial Wind Pavilion ko ang pangalawang pwesto, at walang makakaagaw nito. Sabi ni Inner Court Great Elder na may kontentong ngiti. Ang kanyang mapagmataas na mga mata ay agad na napunta sa Nanggang aristocratic family elder na iyon, sa sandaling ito ay gusto niyang makita kung ano ang hitsura niya, pagkatapos makita ang hitsura ng Nanggang aristocratic family elder, hindi mapigilan ng great elder na masayang ngumiti. Sapagkat sa sandaling ito ng Nanggang aristocratic family great elder, masasabing siya ay may karumal-dumal na mukha. Bukod sa Nanggang aristocratic family elder, mas miserable ang Netherworld Palace elder na iyon, dahil ang kanyang Netherworld Palace sa pinakababa, nakuha ang resultang ito, kapag bumalik siya sa Netherworld Palace ay hindi maiwasang makakatanggap siya ng parusa.
Kung ikukumpara sa kanila, ang Hidden Medicine Mountain Village Elder ay masayang ngumiti, wala siyang pakialam sa pangalawang pwesto. Ang mahalaga sa kanya ay matapakan niya ang Netherworld Palace sa ilalim niya, kaya sa sandaling ito ay masaya na siya na makukuha ni Shinju. Ang resultang ito. Inner Palace Elder, sa tingin ko ngayon ay maaari mong ipahayag ang resulta. Dahan-dahang hinawakan ng dakilang elder sa inner court ang kanyang mahabang balbas at nakangiting sinabi sa Nanggang Aristocratic Family Elder na iyon. Matapos marinig ang mga salita ng Inner Court Great Elder, nanginginig ang mukha ng Nanggang Aristocratic Family Elder, at pagkatapos ay may malamig na muso ay nagsabi. Kung ganoon, inihayag ko ang resulta ng kompetisyon sa pangangaso. Magulat sa lahat ng matanda. Mayroon pa akong biktima na hindi pa nailabas. Tunit nang maghanda si Nanggang Aristocratic Family Elder na ipahayag ang huling resulta, talagang nakapagsalita si Shinju ng mga kamanghamanghang salita. Ano? At pagkatapos marinig ang mga salita ni Shinju, lahat ng tao ay tumingin kay Shinju na may hindi kapani-paniwalang tingin, naging abnormal na ang resulta ni Shinju, hindi pa ba niya naibigay ang lahat ng biktima? Diyos ng digmaan Azura! Kabanata 8, First Place. Shinju, anong biktima mo pa? Ang Inner Court Great Elder ay nagtanong ng may pag-asa. Dahil sa sandaling ito nararamdaman niya na si Shinju ay maglalabas ng isang napakapambihirang bagay. Maaari ko bang tanungin ang lahat ng matatanda, kung hindi ko ibinalik ang bangkay, ngunit may isa pang patunay, mahalaga ba ito? Bahagyang ngumiti si Shinju, hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, nagtanong siya. Wala bang bangkay, kung may makapagpapatunay sa ranggo ng Demon Beast, mabibilang? Mabilis na sabi ng Inner Court Great Elder. Sige. Mahinang ngumiti si Shinju, pagkatapos ay sa ilalim ng diretsyong tingin ng mga tao, dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang damit sa dibdib, at pagkatapos ay dahan-dahang naglabas ng isang bagay. Nang bumukas ang nakakuyom niyang palad, lumitaw ang isang kumikinang na pulang kristal. Beast Soul. Matapos makita ang Beast Soul sa kamay ni Shinju, ang Inner Court Great Elder ay nagulat at napamura. At pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, halos lahat ng mga tao sa eksena ay parang tinamaan ng kidlat, agad na naparalisa. Ito ang Nine Tails Demon Fox Beast Soul, Shinju, napatay mo ba ang Nine Tails Demon Fox sa pinakamalalim na hanay ng bundok ng Demon Beast? Pagkaraan ng ilang sandali, ang Hidden Medicine Mountain Village Elder ay nagsabi kay Shinju na may gulat na mukha. At pagkatapos marinig ang mga salita ng Hidden Medicine Mountain Village Elder, ang tatlo pang elder ay tumingin kay Shinju sa parehong mga mata. Dahil sa loob ng hanay ng bundok ng Demon Beast na ito, talaga, ay mayroong isang Nine Tails Demon Fox, at ito ay ang God Rank Primary Level Demon Beast, at nakaligtas na ng daang taon sa hanay ng bundok na ito ng Demon Beast. Ha, siya talaga ang Nine Tails Demon Fox. Tumiti si Shinju, hindi ito itinanggi at sumagot. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Shinju, humigop ng malamig na hangin ang apat na elder. Mayroon silang napakalalim na impresyon sa Nine Tails Demon Fox na iyon. Maraming taon na ang nakalilipas, ang Nine Tails Demon Fox na iyon ay paulit-ulit na inatake at pinatay ang ilang mga disipulo ng apat na malalaking puwersa, upang tiyakin ang kaligtasan ng mga disipulo, apat na malalaking puwersa ang sama-samang ipinadala ni Elder upang patayin ang Nine Tails Demon Fox na iyon. Tunit pagkatapos ay ang apat na Elder, ang apat na naroroon dito ay walang katiyakan, at ang Nine Tails Demon Fox ay napakatuso, kaya sa wakas ay nabigo ito. At sumugod ang Nine Tails Demon Fox sa pinakamalalim na lugar ng hanay ng bundok ng Demon Beast. Sino ang mag-aakala na ang apat na Great Elder ay walang magagawa patungo sa Nine Tails Demon Fox na iyon, ngunit ngayon ay natalo ito sa kamay ni Shinju, paanong hindi sila magugulat? Haha, mabuti, 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 talagang karapat dapat bilang aking alagad ng Imperial Wind Pavilion. Biglang tumawa ng malakas ang Inner Court Great Elder. Sa totoo lang, kayang patayin ni Shinju ang Nine Tails Demon Fox na iyon ay maaring ituring na isang bagay na nakakatakot, pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang lakas ni Shinju ay nasa preliminary rank Martial Sovereign lamang. Humph! Ano ang patunay mo na kaya mong patayin ang Nine Tails Demon Fox? May palihimbang tumutulong sa iyo. Sa sandaling ito ay biglang nagtanong ang dakilang matanda ng Nanggang Aristocratic Family na may hindi makapaniwalang mukha. Inner Palace Elder, ano ang ibig mong sabihin? Matapos marinig ang mga salita ni Nanggang Aristocratic Family Elder, itinuro siya ng Inner Pavilion Great Elder at malakas na sumigaw. Yung ugali niya parang handang umatake. Ang palaging magiliw na Inner Court Great Elder ay may ganoong reaksyon, ito ay nagpagulat sa iba pang tatlong elder, tila ang elder na ito ay binabanggit si Shinju na medyo espesyal. Shinju, napatay mo ba itong Nine Tails Demon Fox, walang tumulong sa iyo? Sa oras na ito, sinabi rin ni Elder ng Hidden Medicine Mountain Village kay Shinju. Hindi ko ito itatago sa lahat ng elder. Sa totoo lang, minsan, nag-iwan sa akin ang master ko ng Protective Talisman Spell, ginamit ko ang spell na iyon para patayin ang Nine Tails Demon Fox. Gaano katalino si Shinju, natural niyang alam na hindi sila madaling maniwala sa kanya, kaya kanina pa niya iniisip ang tamang sagot. Anong spell ang maaaring magkaroon ng ganoon kalaking kapangyarihan? Makakapatay ng God Rank Demon Beast. Muling sabi ni Nanggang Aristocratic Family Elder. Inner Palace Elder, noong taong iyon, noong pinatay ng iyong Nanggang Aristocratic Family Disciple ang God Rank Demon Beast, hindi ba't gumamit din siya ng mahiwagang anteng-anteng? Ano ang mali? Ang iyong Nanggang Aristocratic Family ay may high-level spell, at ang Imperial Wind Pavilion ko ay hindi. Meron. Nakita ni Nanggang Aristocratic Family Elder na may balak na pahirapan ang mga bagay para kay Shinju, agad siyang gumanti, walang alinlangang makikita ang galit sa kanyang mukha. Ikaw.
Narinig ang mga salitang dakilang elder sa inner court, nagulat si Nanggang Aristocratic Family Elder at nawalan ng imak. Sa katunayan, sa nakaraan, ang kanyang Nanggang Aristocratic Family Talented Disciple ay umasa din sa isang spell para patayin ang God-ranked Demon Beast. Gayunpaman, ang pagharap sa God-ranked Demon Beast, kahit na may napakalakas na spell, ay matagumpay na makakapatay nito, isa na itong napakapambihirang bagay. Pagkatapos ng lahat, sa pagitan ng soberano at Diyos ay may isang pagkakaiba sa ranggo, kung ang disipulo ay may mahinang lakas, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataon na talunin ito, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa iyon ni Xingju, ipinaliwanag din dito kung gaano kahanga-hanga si Xingju. Ano? Hindi kaya, kayang mawala ng Nanggang Aristocratic Family mo, sarkastikong sabi ni Inner Court Great Elder. Humph. Masyado mong minamaliit ang aking Nanggang Aristocratic Family. Dahil sinabi iyon ng Inner Court Great Elder, malamig nang umuso si Nanggang Aristocratic Family Elder. Pagkatapos ay dahan-dahang lumakad sa harap ng maraming disipulo, sinabi. Inihayag ko. Ang huling resulta ng kompetisyon sa pangangaso na ito, Imperial Wind Pavilion una, Nanggang Aristocratic Family pangalawa, Hidden Medicine Mountain Village ikatlo, Netherworld Palace ikaapat. Matapos ipahayag ang resulta, na hindi na nanatili si Nanggang Aristocratic Family Elder, iwinagayway niya ang kanyang manggas, tumalikod at pagkatapos ay lumakad patungo sa kanyang Fast Hawk Beast. Bilang tugon, mabilis ding sumunod ang mga disipulo ng Nanggang Aristocratic Family, pagkatapos na lumipad ang Fast Hawk Beast, si Liu Teng ay tumingin ng masama kay Xingju, tila sa sandaling ito ay labis niyang kinamumuhian si Xingju. Oh, Xingju! Napakalakas mo! Pagkaalis ng Nanggang Aristocratic Family Person, Imperial Wind Pavilion Gao Hao at Makiyang, excited na tumakbo papunta kay Xingju at malakas na sumigaw. Pagkatapos ay dumating din si Nawang Yanran, Zhou Yu, at mga disipulo ng Hidden Medicine Mountain Village upang batiin, si Hu Bin lang ang walang lakas ng loob na lumapit. Total, hindi niya nakasama si Xingju, ngunit sa sandaling ito ay napuno ang kanyang mukha. Na may kasamang excited na ngiti. Gaano man kasama ang tingin niya kay Xingju, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang gumawa si Xingju ng isang bagay na nagpahanga sa kanya, nanalo sa unang pwesto sa hunting competition, ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang daang taon. Bilang alagad ng Imperial Wind Pavilion, nadama din niya ang karangalan. Pagkatapos ng maikling selebrasyon, sumakay din ang grupo ng Imperial Wind Pavilion sa Fast Hawk Beast at umalis sa lungsod, nagmamadaling patungo sa Imperial Wind Pavilion. Ang Inner Court Great Elder ay agad na nagpadala ng magandang balitang ito sa Main Court sa pamamagitan ng Imperial Wind Command, at pagkatapos na maipasa ang balitang ito sa Main Court nagsimula itong gumawa ng isang malaking bagyo, pagkatapos ng lahat, ito ay karapat-dapat na ipagdiwang. Sa tuktok ng Floating Clouds Mountain, mayroong isang napakalaking taluktok, ang napakalaking peak ay nagtulak sa ulap, tulad ng isang hagdan na nag-uugnay sa langit, ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, at ang tuktok ng bundok na ito ay sikat sa Floating Mountain. Ang tuktok ng bundok na ito ay kilala bilang Through the Heaven Peak. Ang Through the Heaven Peak ay may napakagandang palasyo, sa ilalim ng palasyo, mayroong isang malaking lugar na dagat ng mga ulap, tulad ng isang fairy palace, na lumulutang sa dagat ng mga ulap, at ito ay Imperial Wind Pavilion, ang pinakamataas na antas ng palasyo Imperial Wind Palace. Sa sandaling ito sa loob ng Imperial Wind Palace na ito, 40 buhok na matatandang lalaki, ayon sa pagkakasunod-sunod ay nakaupo sa tuktok na upuan ng pangunahing bulwagan, at ang aura ng 4 na matandang ito ay napakalakas, sila ang Imperial Wind Pavilion Core Combat Power, 4 mula sa 5 Main Court Great Elder. Individual ay si Li Xiaohan Master, pangalawang elder ng Main Court, Elder Ji Shui. Pangunahing hukuman ni katlong elder, Elder Chi Wo. Ang Chief ng Law Enforcement Pavilion Elder, Elder Lei Li, at ang Chief ng Martial Skill Pavilion Elder, Elder Chen Tu. Dahil nakakuha ng 900 puntos si Inner Court Disciple Xingju sa hunting competition na ito, ang ating Imperial Wind Pavilion ang nakakuha ng unang pwesto, ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang daang taon. Ano sa tingin ng lahat ang reward para kay Xingju? Si Elder Ji Shui na nakaupo sa upuan ng karangalan ay marahang hinaplos ang kanyang puting balbas at dahan-dahang sinabi. 1 taon lang na sumali si Xingju sa aming Imperial Wind Pavilion, ngunit mabilis siyang lumaki kung bibigyan siya ng sapat na oras, tiyak na siya ang magiging top disciple namin ng Imperial Wind Pavilion, kaya sa palagay ko ang disipulong ito, ay dapat direktang pumasok sa main court, at magbigay ng pinakamahusay na pagsasanay. Ang punong elder ng Martial Skill Pavilion, si Elder Chen Tu, ay dahan-dahang sinabi. Chen Tu, hindi mo naintindihan ang ating Imperial Wind Pavilion rule, kung gusto niyang sumali sa main court kailangan niyang gawin ito sa kanyang lakas, huwag labagin ang panuntunan. Kahit si Li Xiaohan, ang high rank tay sang elder na apo, ang anak ng ating bayani sa Imperial Wind Pavilion, hindi ba siya umaasa din sa kanyang lakas para makapasok sa main court? Ang chief elder ng Law Enforcement Pavilion, si Elder Lei Li ay biglang tumutol sa sinabi. Kung ganoon, ano ang tinutukoy mo? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Lei Li, si Chen Tu Elder ay tumingin ng nakakatakot na sulyap, pagkatapos ay ibinaon ito kay Elder Lei Li, tila hindi nasisiyahan dahil ang kanyang mga salita ay pinabulaanan. Sa pagkakataong ito ang batang ito, talagang gumawa ng isang malaking karangalan. Sa makatawid, naisip ko na dapat nating ibigay sa kanya ang ating Imperial Wind Pavilion Earth Pavilion Martial Skill. Matapos tumahimik sandali si Elder Lei Li, dahan-dahan niyang sinabi. Oo, ayos lang din ito, pero ang Imperial Wind Pavilion natin ay maraming Earth Pavilion Martial Skills, nagtataka ako kung ang lahat ay may anumang mungkahi.
Matapos marinig ang mga salita ni Elder Lily, sumang-ayon din si Old Shui. Sa tingin ko dapat natin siyang gantimpalaan ng Imperial Wind Technique. Sa oras na ito, ang ikatlong elder ng main court na hindi nagsasalita ng mahabang panahon, si Elder Chiwo, ay biglang bamuka ang kanyang bibig at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Elder Chiwo, sumimangot si Elder Jishui, at pagkatapos ay nagsabi. Ang kahirapan sa pagsasanay ng Imperial Wind Technique ay napakataas kung ibibigay natin ito kay Xingju, hindi ba't ito ay hindi nagbibigay sa kanya ng gantimpala? Ang orihinal na Imperial Wind Technique ay ang pinakamataas na antas ng martial skill ng Imperial Wind Pavilion, nilikha ito ng unang henerasyon ng Imperial Wind Pavilion na Pavilion Master, ngunit mayroon itong napakataas na kahirapan sa pagsasanay. Ngayon, kahit sa napakalaking Imperial Wind Pavilion na ito, isang tao lang ang maaaring gumamit ng Imperial Wind Technique na iyon, at siya ang taisang elder na palaging naglalakbay sa labas ng mundo. Hindi rin pala kaibigan ang Xingju na iyon, masama ang pangalan niya sa inner court, kung bibigyan natin siya ng isang makapangyarihang martial skill, hindi maiiwasang gamitin niya ito sa pakikitungo sa ibang mga disipulo. Bukod sa magaling ang talentong ito ng bata, matagumpay niyang na-practice ang Imperial Wind Technique na iyon, at sa gayon, hindi ba ito ay isang masayang okasyon para sa ating Imperial Wind Pavilion? Bahagyang ngumiti si Elder Chiwo, ngunit ang kanyang ngiti ay may mahirap na kahulugan. Hindi mali ang sinabi ni Elder Chiwo. Sumasang-ayon din akong ibigay ang Imperial Wind Technique sa batang ito. Sa sandaling ito ay tumanggo rin si Elder Lily, at pagkatapos ni Elder Lily, tumanggo rin si Elder Chento. Kung ganoon, ang Imperial Wind Technique na iyon ay ibibigay kay Xingju. Bagamat si Elder Jishui ang pangalawang elder ng main court na ito, ngunit ang katayuan ng apat na tao na ito ay hindi gaanong naiiba, sa makatuwid, ang tatlong ito ay sumang-ayon sa isang sitwasyon, without any choice kailangan niyang pumayag. Ngunit kumpara sa Xingju matter, isang mahalagang bagay, sino ang misteryosong powerhouse na iyon sa hanay ng bundok ng Demon Beast? Pagkatapos talakayin ni Xingju, muling sinabi ni Elder Jishui. Agad na nilaybat ng kanyang mga mata ang lahat ng tao. Matapos sabihin ang mga salitang ito, seryosong ekspresyon ang mukha ng tatlo pang elder. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamadali, bumalik si Xingju at ang iba pa sa Imperial Wind Pavilion. Bakit ang daming tao? Si Xingju na nakaupo sa Fast Talk Beast na nakatingin sa siksikan na tao sa plaza sa ibaba niya, naguguluhan at nagsabi. At matapos makita si Xingju na naguguluhan na itsura, bahagyang ngumiti ang Inner Court Great Elder na nakaupo sa kanyang tabi. Matapos mapunta ang Fast Talk Beast sa plaza, hindi na kailangang bumaba si Xingju at ang iba pa, mahigit 1,000 ng mga disipulo sa Inner Court ang sumugod kay Xingju at sa iba pa. Sa wakas, itinaas si Xingju at malakas na nagpalakpakan, sa sandaling napagtanto ni Xingju, lumabas na ang kanilang balita na nakuha nila ang unang pwesto sa hunting competition, na kumalat na sa Imperial Wind Pavilion. Sa makatuwid, sa sandaling ito si Xingju ay naging bayani ng Imperial Wind Pavilion, ang bagay na sinasamba ng mga lalaking disipulo, at minamahal ng mga babaeng disipulo. At tungkol dito sa sobrang mainit na pagtanggap ng mga disipulong ito, hindi nagsalita si Xingju, at patuloy na ibinato at tinanong ng mga tao ang tanong, medyo nagulat siya. Ang dahilan kung bakit nawala ng magawa si Xingju ay, sa hindi inaasahang pagkakataon ay may mga taong gusto ang kanyang pirma. Lalo na iyong mga babaeng disipulo, gusto nilang dalhin si Xingju sa kanilang mansyon para maging bisita. Sa wakas ay hindi na nagawang ipagpatuloy ng Inner Court Great Elder ang panonood, pinalis niya ang mga tao at nailigtas si Xingju. Kinaladkad ang kanyang pagod na katawan, nag-isip si Xingju at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang Xing Mansion. Oh, ang ating Imperial Wind Pavilion Big Hero Comeback. Kasabay nito, isang wind chime voice, ang biglang tumunog mula sa likod ng katawan ni Xingju. Matapos marinig ang boses na ito, biglang nagbago ang mukha ni Xingju Haggard na naging excited, pagkatapos ay mabilis na lumingon at tumingin. At sa sandaling ito sa likod ni Xingju, isang batang babae na nakasuot ng Golden Pavilion Robe, nakasandal sa malapit na pader, isang pares ng matangkad at malalaking mata na nakatingin kay Xingju, at sa itaas ng kanyang maputi at magandang mukha, mayroong isang kakit-akit na ngiti.